Good morning, yung mga boss, ako gusto po lahat sa panibagong bangon, panibagong hamon tayo ngayong araw. Bale ngayong araw, ngayon po naka-schedule yung pag-install ng granite doon sa dream house ni Kabady Mahimoto. Yan, sulyapon po natin yung dream house niya ngayon. Update tayo, bale hindi nakatutrabaho yung tropang Boti-Boti G doon. And birthday ni Sunny Boy, hindi sila pumasok, tapos sila bukas at LBM sila. Ayan. At tapos shoutout din kay Ron's Bert Vlog. Ayan si Boss Ron's Bert. Ayan, shoutout Boss Ron's Bert. Pag-supportan po yung channel ni Boss Ron's Bert Vlog. Ayan, taga ano po yan, taga Bukana. Sa lugar ni Idol Japper Sniper. Ayan, Boss Ron's Bert, shoutout. At shoutout din kay Amelita Reposo. At shoutout sa kanyang nanay na magdiriwang ng kanyang karawan sa February. Nitong February, ayan. At shoutout din kay Joss Salem. Pag-greet naman sa misis ko, yan, shoutout sa misis ni Joss Salem. Mag-birthday siya sa February 16. Ayan. Ayan mga boss, tara po, sumahan niyo ako. Punta muna tayo sa mga project natin dito. Sa Arayat, kay Kabady, sa San Fernando. At tingnan natin, makapunta pa tayo sa bandan kung kaya nakakayanin natin. Pangalawang araw po natin gamit si Snipey. So, let's go! Ayan na, baka una muna tayo kinakabady mga boss. Yun nga, naka-schedule po ngayon yung installation ng granite dun sa kanyang bahay, sa kanyang dream house. Ayan. So tara, samahan niyo po ako muli ngayong maghapon sa ating rides. Yung pala nagtatanong mga boss, dahil piniltang ko ulit yung aking side mirror. Yung po kasing unang nabili ko, medyo maliit, maiksi. So hindi ko kita yung ano, hindi ko kita masyado yung nasa likuran ko. So syempre, may side mirror tayo para makita ang likuran. So, hindi naman palamuti lang yung side mirror. Kailangan natin yung kanyang function is talagang kitang-kita natin yung likuran ng ating sasakyan. Ayan na, ito yung TV console ni Kabady mga boss. Nga, hindi pa po final yung pinakakulay niyan. Bale, sample pa lang. Tapos, yun nga, pag-usapan namin, nalalagyan pa namin ng, ano, ng combination. Medyo, ano po, kasi pagka buhos siyang, ano, buhos siyang varnish, wala siyang combination na kulay. So, yun na. Siguro, ito. Lalagyan natin ng kulay white. Ito, white. Para meron siyang combination, di siya purong varnish. Boss, mukha mo. Yan. Buo, pati ito. Pati dito, white niya. Para yan kasi, glass shelves yan eh. Para yung salamin dyan, kitang-kita. Saka yun sa may TV console na yun. Yung sa may TV na yun, nakakuka. White siguro natin yun. Tapos yung mga pintuan niya, ito po ang mga pintuan nito. Nandito yan. Kaya, sa may, yun na yan. Shelves na yan. I-white natin para meron siyang combination tulad dito sa kabila. Pag-usapan na rin namin ni Kabady yun. Ayan. Tulad dyan, yan sa loob niya isa white. Tsaka yun doon, ano din po yun, shelves, glass shelves, tapos glass yung pintuan. Yan, natabihan ko lang po yung ano, yung mga magagranite para mapag-usapan namin yung ano nito, yung magiging layout ng kanilang granite bago tayo umalis. Ayan, paalis na rin sila. Ayan, sino kasi yung sukata ni Poy Poy yung kanyang salamin para makoat kung magkano po abutin. Absent pala dito mga boss si Mang Sunny. Wala si Mang Sunny. Mang Sunny boy. Ayan.
Tapos dito sa may kwarto, closet ang ginagawa pa rito. You know, mga cabinet. Dito yung tapit na lang to, tapos yung mga drawer. Kaya pala wala si Mang Sunny, mga boss, pina-check up niya daw yung kanyang misis. Kaya hindi siya nakapasok. Ayan. Ito yung isang cabinet dito. Ayan. Marami siyang mga drawer. Ito drawer. 1, 2, 3, 4. Medyo matrabaho yung pagka-carpintero niyan. Pag may mga drawer. Tapos medyo mabusisi rin sa pintura. Sa pintura, siyempre, lalo na pagka duko. Yan, medyo maano, matagal ang pagpiprepare nito. Sabi ko kay Kabadi, mas maganda kung ano po natin, lagdagan natin yung pintor natin. Mabusisi yung pagpipintura. Yan, ito, yun nga, lalagyan natin ng kulay ito. Papalitan natin ng kulay puti para meron siyang combination. Ito, pag-usapan nga namin yan. Yan, nantabihanan ko lang po yung yung magagranite bago tayo malis. Ayan. Dito sa ilang pantry. Gagawa pa rin po ng dito. Mga cabinet. Ayan, dito muna yung mga natin. Mga hindi nagamit na gamit ni Kabadi. Nandito nakatabi. Dito sa pantry area. Papalagay pa ng mga cabinet si Kabadi dyan. Tapos ito ang piniprepare natin yung flooring. Ayan, si Sunny Boy po yung gumagawa dito. Kaya lang hindi siya nakapasok niya. Nga ngayon, pina-check up na niya daw yung kanyang misis. Ayan, ito ano rin to. Burnish din to. Itong floating shelves. Ulam, dito na lang tayo manananghalian. Nandiyan tayo ngayon doon, tilapia. Tilapia. Magigaw tayo ng tilapia. Maliit, maliit yung tilapia doon. Tapos payat pa. Dito tayo iba. Malalaki. Tilapia ko yung may malaki. Meron naman, ikaw. Bawa, pwede na tayo. Alam ko meron pa. Sige. Yan, malaki, oh. Bata ba? Tapos siguro, naka 3 kilo. Sigla na? Dito talaga, oh. Yan, mga naman ito ba, boss? Ganito ang klase mga boss, tapos sa atin masarin to. Hindi tayo ang 3 kilos. Inihaw. Nakabos na, makabili na tayo ng pang-ulam. Salamat kay Kuya. Okay. Okay?
Ayan, ito na po yung mag-install ng granite. Ang bata ni Boss Vincent. Okay. Ayan, ito yung napili nilang granite, mga boss, sa Black Galaxy. Bus! Mampas maalis! Naligyo kayo? Ah, dumiretso kayo doon, ah? Dito sa mga resort? Ah, dito sa mga, likod nyo yun, resort. Sa Wonder Views Resort. Yan, doon. Hi guys, welcome to vlog. Welcome to my guys. Ito na po. Bala natin yung granite. Mapawa yun. Nakuha mo kong pesto. Nagama siya ng pesto eh. Kita na. Yeah. Wala nang bubuhatin dito, yung ang ganda lang ito. Ay naman, basic niya raw. Naglamig yung apat. Kabanan eh. Ayan, ito na po yung mga materyales. Ayan, Black Galaxy. Ito yung sa island. So ayan mga boss, umpisa na po nila ng pag-install. Ayan, napag-usapan na rin namin nung installer yung magiging ano niya, magiging layout. Ayan si Bay. Ayan si Bay, siya yung nag-install sa sa Lakmit project natin, kung natatandaan nyo. Yan, dito naman, nag-install sa bahay. Asa na yung kasama mo, boss? Nag-install po ng iba po, boss. Nag-install ng iba? Mahilig siya sa iba, no? Mahilig siya sa iba, no? Sa ibang project. Ah, sa ibang project. Kala ko, nag-install sa iba. Anong in-install niya? Granite din, boss. Yung mga tauhan ni Boss Vincent. Ayan, yung kung mga gusto magpa-install ng granite or mag-canvas, mag-inquire. Ma-plus po sa screen yung contact ni Sir Vincent sa ating granite supplier. Bangka ni Kabadi, pinturaan na rin pala ng epoxy. Kita po. Ayan, tapos nag-iyo tayo ng tilapia. Usipag yan eh, usipag yan. Pangangay na yung camera. Thank you.
estimated po working days po dito pag tapos nila, mga 3 days ang estimated working days po pag pag-install ng granite. So ayan na, ngayon ano muna sila, puro tabas. Ayan o. Bay, kaya tayo? No. Tara, sabay-sabayin tayo. Ayan o. Tabas-tabas muna po sila ngayong araw. Bukas siguro makapag-install sila dun sa may island tsaka sa may bar counter. Ayan. Tatlong araw po nilang ano to, gagawin. Ayan. Tabas. So ayan, kaya muna po kami. Luto na rin yung inihaw na tilapia. Yan o, tilapia, inihaw. Ang ating panghalian ngayon. Tapos ang laban, sarap ng kain namin. So maya maya po alis na tayo, tayo sa San Fernando. Baka siguro tingnan natin kung makakapunta pa tayo sa Banban, sa Tarlac. Medyo kulang na yung ating oras. Pahinga muna tayo ng konti bago tayo lumarga. Ayan mga boss, habang nagpapahinga sila, tayo naman tatakbo muna tayo sa San Fernando. Yan, medyo mainit-init ang ating biyahe. Siyempre kung ako ang tatanungin, mas komportable po sa sasakyan. Naka aircon, hindi mainit. Pero yung kung sa bilis naman ng biyahe, dito tayo sa motor, single, tapos sa tipid, sa gasolina. Tsaka sa driver, siyempre hindi na tayo magbabayad ng driver. Ayun nga lang, medyo yun na, medyo ano yung pagmumotor, medyo pagod, pero exciting. Exciting naman po yung pagmumotor. Nakaka-relax or enjoy. Enjoy ka sa ano, para lang nag-ride. Pero kung araw-araw yung pagmumotor, nakakaano din po, nakakasawa rin. So let's go. Mga boss, sa San Fernando na naman po muna tayo. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang magpunta sa Banban dito. Medyo malayo-layo po kasi yung ano, yung pagitan, San Fernando tsaka Tarlac. Kaya siguro kung hindi tayo makakapunta sa Banban, so bukas na lang tayo sa Banban. Ayan na mga boss, nandito na po tayo sa bahay. So hindi na po ako dumiretso ng San Fernando. Palay na sikaso ko muna po yung registro ng motor. Pinaano ko muna dito sa Araya. Pina-emission test ko muna. So kailangan na po natin pa-registro yung motor. Papaso na po yung kanyang registro. So ayun na, pina-emission test ko kanina para maparehistro natin. Tapos sa dito na lang po tayo sa ano pupunta ngayon, dito sa Arayat, sa dream house ni Paring Michael, tapos yung pagbabakod natin dun sa lote ni Paring Louis. At saka shoutout nga pala kay Sir Ener Pangilinan. Ayan, shoutout boss Ener Pangilinan. Ayan. So mga boss, tara po, punta tayo sa ano, sa Arayat project na lang tayo. Hindi na tayo makapunta nga dun sa Fernando, gawa ng pulang na yung oras natin. Ano po kasi, pahapon na rin. So let's go! Ayan mga boss, nandito na po tayo sa Riot Project.
Ayan mga boss, patapos na po yung bubong itong bahay ni paring Michael. Ayan na yung flashing, ginakabit na nila. Ang taga-guro, si Iron Man, tsaka si Alvin. Tapos ito na po yung hukay dito sa harapan. Ayan si, ano, si kapatid mo si Parang Joanne, Daeng. Kapatid mo? Ayan, shoutout kay Parang Joanne. Ito yung kapatid niya si Daeng. Ayan, no, tumama siya. Laki nung kamuting kahoy, no, Daeng? Yes. Pwede natin ano yan, nilaga. Nilagang kamuti. Laki ng kamuti. Ang bato, bato. Tumama sa bato yung ano. Yung mga posting natin dito. Laki na lamang kuya, no? Ayan, si Kuya Jun. Ayan. Galing po silang ano. Galing kayong Samar, kuya, no? Samar. May bato rin yung inuukay ni Kuya Jun. Ayan, tapos dito sa may, ano, sa may project natin. Dito sa ibaba. Ayun na yung ano, pinaka hangganan ng kasintada. Tapos ano na po yun, beam, biga para sa tambak. Ayan, biga na po yan. Beam na tayo dyan. Tapos pwede na nating tambakan. Oh, sila na ba yun? Yun o, patapos na yung bubong. Flashing na lang ang nilalagay. Ayan na, pagka siguro na kompleto ito mga boss, palalagay ko muna yung mga binagbag naming yero. For the meantime, yung munang yero gagamitin namin dito. Ipapatong dito sa ano, sa sahig. Para pwede na silang mag-plastering dito. Tapos matapos na yung mga kantuhan. Mga kantuhan dun. Saka ma-plastering na rin po itong CR. Ayan, pagka na kompleto na yung mga bakal natin dyan. Yung munang yerong lalagay natin para siyempre pagka ano, hindi madumihan yung lalagay nating pang sahig dito. Ayan, para makantuan na rin to. Ayan. Ayan siya. Ayan, patapos na rin po yung bubong ngayon. So bukas makapagano sila, focus na sila dito sa paglalagay ng sahig dito. Bakal natin yung 2x3 na 1.5 tapos sa si channel bar yung ating support. Ayan, beam. Para siyang beam doon. Marami naman pong ano doon, marami naman pong yero na pinagano natin. Yung mga ginamit nating slab. Yung slab natin na galing naman kay doon sa bahay na nirenovate natin sa San Fernando kay na boss Ronald. So pwede natin ilagay dito ng temporary. Ayan. Tapos pwede na rin tanggalin dito ng ano, barracks para magamit na rin yung mga kahoy. Mga yero, pambakod na po natin yung mga yero na yan. For the meantime, bakod. Yun na, shout out sa mga subscriber natin na taga rito. Ayan yung mga gear natin na yun. Tapos yung coco lumber natin, yun, marami po yung coco lumber na nagamit natin dito sa slab. Kaya ano po kasing slab, compare natin dito. Magastos, siguro yung costing ito, almost double the price. Kung susumahin. Kaya yun na, siyempre yung budget ni paring Michael eh. Ganyan lang po yung gusto niya kanyang bahay. Pero siyempre mas matibay yung slab kung size slab.
Pero ito naman, natibay naman po yan. Basta maganda lang yung materials na gagamitin natin. Tulad nito, balak namin dito yung RDplex na hindi na inaanay. Di tulad nung ano, mga boss, pinulik. Yan, pinulik, inaanay po yun. Marami na rin po akong nagawa ng ganun. Tapos yun nga, problema. Pagka maraming anay sa area, inaanay din. So, papalitan din. So, yung RDplex, hindi na po aanayin yun. Gawa na ano po yun, fiber cement. Okay din naman po, yung nagawa namin sa Mexico, yung previous project natin, ayos naman siya. Hindi naman siya ganun kaingay. Tapos na nalagyan natin ng ano, mga yung vinyl, meron naman po ano yun, may foam sa ilalim, meron siyang insulation sa ilalim. So, hindi siya ganun ka pag naglalakad isa, makalabog kumbaga. Tapos meron naman siyang ceiling sa ilalim. So, ayan yung ating duct pan. Ayan, duct pan. Ayan, naubusan nila yung ano mga boss, yung mga duckweed. Yun dito, dumami na naman ulit. So, ano tayo. Ang daming ano, mosquito fish. Ayan o. Mosquito fish ang dami. Makain ng mga lamok. Buwasan natin dito. Para merong snack yung ating mga bibi. Meron silang merienda. Ayan. Lagyan natin dito sa ating mga duck. Ang duckweed. Kailan ko lang kinuha ito mga boss. Pero ngayon, dami na naman ulit. Mabilis dumami itong ano na ito. Itong duckweed. Nagawang merienda ng mga bibi natin. Tapos dito yung ano nila, source of water ng ating construction. Ayun yung ano, yung water pump. Ayun, malaking tulong po yung water pump. Hindi na sila nagigib. So yun, sasaksak na lang nila. Meron na silang extra ano, water. Malaking tulong yung water pump sa atin. Buwasan natin itong duckweed. Masyadong makapal na. Ayun o, nandidilig ng halaman si Boss Poy Poy. Oh, namatay yung ating ano, binunot siguro dun. Tubig! Binunot nila. Ayan mga boss, natapos na po yung bubong. Umuwi na rin yung mga ano, mga tropa dito, mga bato-bato G. Ayan. Alas 5 na po ng hapon.